mga kaigsoonan, maayong adlaw kanyong tanan. Ani ta karon dinhi sa St. Therese Shrine Parish sa Los Baños, Laguna, o kauban nato si Bishop Buenaventura Famadico, ang obispo sa Diocese of San Pablo. Ato siyang hinabiyon mahitungod sa umaabot nga heart relic ni Padre Pio dinhi sa Pilipinas. Bishop, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa Catholic Media Network at sa DYRF. Pwede bang bigyan nyo kami ng background, Bishop, sa pagdating ng heart relic dito sa Pilipinas? Bako. Una ay bago natin pag-usapan yung date, ay ito ay naganap dahil na merong dalawang occasion na yan ang dahilan kung bakit pinayagan itong pusong ito ni Padre Pio ay hindi nabubulok, ang tawag dito yung incorrupt heart of the Padre Pio. At ito ay mag-stay dito sa National Shrine ng Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. At pagkatapos noon ay ito iikot sa dito sa Pilipinas, 3 days sa Manila at 3 days sa Cebu at saka 3 days sa sa Davao. At dito sa 3 days na ito, isang araw dyan ay para sa mga pari at saka mga consecrated persons. Katulad halimbawa, kung kayo interested kung ano yung mga dates, ay sa October 5 ay darating yung relic sa Naiya. October 6 to 7 ay ito'y mag-stay sa National Shrine sa Santo Tomas. October 8 to 10, ito ay nasa Manila, sa Manila Cathedral. Pero 8, maghapon, ay ito ay sa UST. Ito'y para sa mga pari at saka mga consecrated persons. October 11 to 13 ay sa Cebu. October 14 to 16 ay sa Davao. October 17 ay sa Lipa Cathedral. October 18 to 26 ay babalik sa National Shrine sa Santo Tomas. At ito ay babalik sa Roma sa October 27. Ang napag-alaman po namin, Bishop, na sa ibang lugar sa mundo, no, ito ay nagstay ng hindi naman ganun katagal talaga. Pero ano nyo po napapayag, dahil napag-alaman po namin na dahil daw po sa sulat ninyo, kaya na pumayag po ang Padre Pio doon sa Italy na madala dito sa Pilipinas ang heart relic. 2 weeks. 1 week doon sa National Shrine at 1 week dito sa... 1 week na pinagsama-sama. Actually, 3 days sa Manila, 3 days sa Cebu, at saka 3 days sa Davao. Dahil nga ito ay Year of Clergy and Consecrated Persons. Kaya dahil si Padre Pio ay isang pare at isang religious, siya ay isang model para sa mga pare at saka sa mga religious. Kaya pumayag na siya ay pumunta rito para yung kanyang buhay ay maging modelo para sa mga pare at saka sa mga consecrated persons. Para po sa araw ng mga na-allotted para sa mga clergy and the religious, meron po kayong naka-schedule na talk? Para ano po ang content po ng inyong talk, Bishop? Merong 3 talks. Actually, ang unang talk ay kay Father Jojo Gonda. Ito ay kanyang ipapakilala si Padre Pio bilang isang pare at saka isang religious. Ang second talk ay akin, at ito ay ang topic nito ay renewed servant leader bilang for the new evangelization bilang pari. At saka yung pangatlo ay kay Sister Joy, renewed servant leader for the new evangelization bilang madre. So sa October 11 to 14 po ang sa Archdiocese of Cebu, Bishop, ano po ang mensahe nyo sa mga taga-Visayas na sasalubong din kay Santo Padre Pio? Aba, hindi gawin po itong pagkakataon para makiisa sa mga mananampalataya na sumalubong sa relic ng ating butihing santo. At hindi lamang siguro ito pagsalubong, kundi yung maging pangarap na maging santo rin tayong lahat.
at hindi lamang yung santo na kung basta ano, ang pagiging santo ay pagiging isang butihing anak ng Diyos. Ayun, isa sa buhay ang pagiging mabuting anak ng Diyos. Okay, daghang salamat kanimo Bishop. So, mga kantong mga kaisunan, si Bishop Buenaventura Famadico sa Diocese of San Pablo. Kini si Father Felmar Castro Desfel, ang inyong kapwersa.